Ituloy mo, ituloy mo. So, would you like to apologize to the president and the people? Huh? So, you're asking an apology? Sorry po kay President Duterte. Teacher na nag-alok ng 50 million rewards para sa sino man na makapatay kay Pangulong Duterte, inaresto ng NBI. 2 million ang kasta yung top commander. 1 million yung... O, mga ganun. I think 2 million. Pangulong Duterte nag-alok ng 2 milyong pesos sa sino man na makapatay o makapagturo kung nasaan nagtago ang mga leader ng NPA. Pero bago tayo magpapatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Inaristo ng NBI ang isang teacher na nag-post sa kanyang Twitter na magbibigay siya ng 50 million sa sino mang makapatay kay Pangulong Duterte. Kinilala ng NBI ang teacher na si Ronel Andamas na isang public school teacher sa Santa Cruz, Zambales. Ayon sa NBI, si Andamas ay nahaharap sa kasong inciting to sedition related to cybercrime at paglabag sa Republic Act 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employee. Ang freedom of speech and expression ay hindi absolute. Meron itong limitasyon, lalo na inuudyukan mo ang mga tao na gumawa ng krimen, lalo na laban sa pinuno ng bansa. Humingi naman ng sorry si Andamas, ngunit ayon kay Justice Secretary Minandro Guevara, ang paghingi ng tawad ni Andamas ay hindi makapag-clear sa kanya sa prosecution. Idinilit ng teacher ang kanyang post sa Twitter bago pa siya nahuli. Natuntun pa rin siya ng NBI at nahuli sa isang barangay sa Zambales. Ituloy mo, ituloy mo. So, would you like to apologize to the president and the people? Huh? So you're asking an apology? Ako, sorry po kay President Rodrigo Duterte. At nagawa ko yung tweet na yun. Hindi ko po intention yun. So what made you convinced to do that? Sa totoo po kasi yung Twitter yung kumbaga nagiging sa loobin ko. Pero walang yun, walang pumapansin. Kaya nagawa ko yun. So naghahanap ka ng attention dun sa Twitter? Yes po, pero yun wrong move po. Oh, okay. Yun po talaga yung intention ko. Never po kasi sa Twitter ko na nagkaroon ng 20 retweets. Ito po yung totoo. Pero hindi ko po inakala na magiging ganito. So ngayon na-realize mo na mali ang ginawa mo? Oh. Kasi po painful po. Marami pa po pangato. So Ronel, naghanap ka lang talaga ng atensyon? Yes, naghanap lang talaga ako ng atensyon. So sa kasalukuyan ay nagtuturo ka, di ba? Yes po. Ano na yung school mo? Hindi ko na po sabihin. Okay lang, okay lang. Sige. Sorry po, salamat. Pero alam ko po kilala ninyo ako. Kilala ninyo po ako pala sa ngayon. So may aral sa'yo itong ginawa mong to? Sobra po. Sobra. Na-depress na po. Okay. Ronel, maliwanag naman na ang pag-amin mo from your heart. So, we will do our best na i-extend ang pag-intindi sa'yo. Alright? National security ang kinahinatnan nito.
seguridad ito ng ating bansa, sapagkat kung pinatay ang ating presidente, what will happen to our country? Klaro ko lang po sa ano na buhay yung inyong yun. Yes. Para po maging yung kuwela, pero mali po talaga yung buhay. Pinabatang po po sa 50 million ni Duterte na pag ano rin sa makaka pag ano ng vaccine. Kaya sorry. I see. So yung sinasabi ni Presidente na 50 million pesos ang kanyang ibibigay sa mga kapag mga paggawa ng vaccine contra COVID. Meron pa atang sinasabi na he will make it 100 million. And then I mean the President, I think. Parang ganun. Pero ang narinig mo lang ay yung 50 million. So tinapatan mo lang at ginawa mong sangkalan ito para lang mapansin ka. Pero din po, nakakaroon po. Okay. Thank you. So itong mensahe mong ito, Ronel, ay mula sa iyong puso, hindi ka pinilit sa pagbibigay mo ng mensahe at paghingi mo ng tawad sa ating presidente. Alright, saksi ang mga magulang mo sa mensahe mong ito at kaming dalawa ni Sir Jerry na nandito sa loob ng sasakyan. So ang karagdagang investigasyon mamaya ay doon mismo natin gagawin sa NBI office. Okay, maraming salamat sa iyo, Ronel. Samantala sa ibang balita, nag-offer si Pangulong Duterte ng 2 milyong reward money para sa sinuman na makapatay o makapagturo kung nasaan ang mga leader ng NPA. Sinabi ito ni Pangulong Duterte dahil sa patuloy na sunod-sunod na pag-atake na ginawa ng NPA laban sa mga sundalo na tumutulong sa mga local government sa pagkontrol sa pagkalat ng COVID-19. Siniguro ng Pangulo sa mga informants na ititreat sila bilang mga witnesses at magkakuha ng protection mula sa pamahalaan. Pinangakuan sila ni Pangulong Duterte na bibigyan sila ng bagong identity para maprotektahan sila at lupa para sa kanilang relokasyon. Sinabihan ni Pangulong Duterte ang mga informants na sa mga pulis at militar lang sila magsumbong, hindi sa mga local officials dahil may ilan sa kanila na sympathizer ng NPA. Hindi na magdideklara si Pangulong Duterte ng extension ng ceasefire sa NPA na natapos na noong April 15 dahil sa walang tigil ng pag-atake ng mga rebelde sa mga sundalo at pulis sa gitna man ng COVID-19 outbreak. Yan po ang balita natin ngayon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa balitang ito, bisitahin ang mga link na nasa description. Maraming salamat po!